Okay, so ayan na siya mga kametal. Naputol na natin yung ating 90 degree. 45 degree to 45 degree. Okay, so ginamitan lang natin ng grinder mga kametal para madali na lang natin siyang i-bevel. Well, hindi na tayo mag-eskwala-eskwala. Kasi pagka gas cutting yung gagamitin natin, mag-grind pa tayo at mahirapan tayo sa pag kuha ng kanyang level dito sa kanyang edge. Okay, so magandang araw sa inyong lahat mga kametal. Ito pong muli si Bamski Vlog at welcome ulit sa ating YouTube channel. So sa video na ito mga kametal ay mayroon tayong gagawin. So wala tayong available na 45 degree. So yung gagawin natin ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano tayo magka-cutting ng 45 degree dito sa ating 90 degree. Ayan. So, mayroon na tayong mga previous videos nito. Kaya lang hindi natin na ipakita sa inyo yung actual na pagka-cutting natin. So ngayon dahil kailangan natin at mayroon tayong gagawin, so ipapakita ko sa inyo kung paano tayo mag-cutting at paano natin i-calculate ito. So actually napakadali lang nito mga kametal. Kaya kung wala ka pang idea nito, panoorin mo ang buong video na ito, huwag niyong i-skip para magkaroon po kayo ng idea. Okay? So simulan natin. Okay, so ito yung ating 45 degree mga kametal. So ang diameter nito is 16 inches. So kailangan natin ng 45 degree na dalawa dahil 90 degree ito. So pagkahahatiin natin ito ay magiging 45 degree itong dalawang piraso. Okay? So pwede naman natin itong imano-mano nating hahatiin, kaya lang hindi natin sigurado kung magkaparehas yung ating pagkaputol. So mayroon tayong gagawin na calculation nito para makuha ninyo yung insaktong degree ng 45 degree. Actually kahit anong degree pwede sa calculation na ito. Okay? So ngayon 45 degree yung ating gagawin. Okay, so so simulan natin dito mga kametal. Bago natin kuhanan ito ng mga sukat ito, siguruhin muna natin na ilelevel natin itong elbow para makakasiguro tayo na tama yung ating pagmamarking. Okay, so ilevel lang natin. Kailangan mukha natin yung level niya mga kametal. Yan. Yan. Nakalevel na yan. Tapos kuhanan natin yung sentro nito, sentro. Okay, sa pagkuha ng sentro, yung ating 16 inches na outside diameter nito is 406. So hatiin lang natin dito sa ating eskwala, magsukat tayo ng 203. Yan, kalahati ng 406. Yan, 203 mm. Kasi yung ating outside diameter nito is 406. Okay? So para makuha natin yung sentro, i-level lang natin. Yung marking natin na dito, kailangan matapat natin sa level. So yan, yan na yung ating marking. So pwede din dito natin i-marking. Yan. Tansahin na natin na nakasentro siya. Pwede din natin siyang i-level dito. So ngayon, para medyo mabilis tayo, pwede tayong maghati dito ng kahit ilang division. So sa gagawin natin, maghahati lang ako ng apat. So bali apat lang yung hahatiin ko. Dito, kuhanin natin dito rin yung sentro niya, pati dito sa outside niya. Ito yung inner niya, ito yung outer. Ito naman yung center. Okay? So sukat ulit tayo ng 203 dito. Yan. Bali dalawa na yung 203 nyo. Simula rito 203, simula rin dito 203. Okay,
So sana maklaro ninyo mga kametal. Yan. So simula rito 203. Simula rin dito hanggang dito 203. So yung inyong eskwala, itapat nyo lang ganyan. Itapat nyo sa marking nyo kung saan siya nakalabel. Tapos dito sa kabila, kung saan nakatapat yung marking nyo, markingan nyo rin dito. Yan. So yan na yung ating reference. Bali, apat na division lang yung gagawin natin mga kamital. Ganon din dito sa gilid. Yan. So meron na siyang marking dito. Sa taas, sa magkabilang gilid, meron din siyang marking. Doon sa opposite nito, meron din tayong marking doon. Pero mamaya na natin yun marking. Kailangan muna natin makuha yung sukat dito. So ngayon, i-calculate natin mga kamital. Yung formula nito mga kamital, ilalagay ko lang dyan sa screen. Yung formula nito is radius times 2 times pi para makuha natin yung circumference. Tapos i-divide natin yan sa 360. Ang resulta niyan is yan yung answer ng 1 degree. Dahil 45 degree yung ating kukuhanin, yung answer niya ng 1 degree, i-times naman natin yon sa 45 degree. Yan, kumpirma na lang kung anong degree yung inyong kakatingin nito. Halimbawa 60 degree, so i-times din niyo sa 60 degree. Dahil sa 45 degree yung ating gagawin, so i-times ko lang siya sa 45 degree. Okay? So na-calculate na natin ito mga kametal, no? So halimbawa ito yung ating R1. Dito sa outer natin, ito yung ating radius 1. Dito sa gitna naman, ito yung ating radius 2. Yan. Radius 3 naman, ito yung sa ating outer. Ang radius 2, yung opposite nito, magkabila lang yung, magparehas lang sila doon sa opposite niya, doon sa ilalim. Center din yon. Radius 2 yon. Yung radius 3 natin, dito naman sa ating inner. Okay? Magsimula tayo dito sa ating center ng ating elbow. Yung take off natin dito is 24 inches. Kung i-convert natin yan sa mm, 609.6. Yan, 609.6. So yan yung ating radius ngayon. No? 609.6, yan yung ating take off ng ating elbow. Okay? So sa pag-calculate nito para makuha natin yung 45 degree sa na marking, 609.6 times 2, okay? Times pi para makuha ninyo yung circumference, tapos divide nyo sa 360. Yan yung resulta sa 1 degree. Tapos i-times ninyo sa 45 degree, ang magiging resulta sa R2 is 479.1. Okay? Pag marking natin mga kametal, kailangan mayroon lang kayong ganito. Yan, flexible para madali siyang i-bend, makuha natin yung tamang sukat. Yan. So sukat lang tayo ng 479.1. So yan, ito yung ating R2, 479.1. Nakatapat sa pinakadulo ng ating elbow. Yan. Yung ating marking naman andito. Yan. So yan yung ating marking ngayon. Parehas yan dito sa kabila. Yan. Magkaparehas lang yan sila. Parehas lang sila yung kanyang sukat. 479.1 din. Okay? Dito naman tayo sa ating R1. So kanina, yung ating take off kanina, yung take off natin is 609.6 or 610. So para makuha natin yung R1, ito yung ating outer. So i-plus lang natin yung half OD nito. Half OD ng ating pipe. So yung half OD ng ating pipe is 203. So i-plus natin yung 203 sa 609.6. So yung magiging radius niya is 812.8. Okay, so yan yung ating lalagay ngayon sa ating formula. Yung radius niya is 812.8. So i-times 2 natin yan mga kametal. Times 2. Tapos i-times pa natin yan sa pi para makuha natin yung circumference. I-divide natin sa 360. Yan yung answer niya sa 1 degree. Yan, 14.18. I-times natin yan sa 45. Dahil 45 degree yung ating gagawin. So yung ating R1, 638.37. Yan. So ito yung ating simula rito.
hanggang dito 638.4. Ito yung ating imamarki ngayon sa ating R1. Okay? So yung R1 natin is dito sa ating outer. Ayan. So mamaya pakita ko sa inyo ang marking niya, mga kametal. Okay, so mamaya papakita ko sa inyo pagkatapos natin itong marking. Ngayon, dito naman tayo sa ating inner. Ito ating outer, center natin, ito naman yung ating inner. So sa ating inner, lagi nating i-base yung ating take-off. Yung take-off natin is 610. So 609.6, 610. Mag-minus naman tayo ng ating half OD dito sa ating inner. Sa ating outer, nag-plus tayo ng half OD. Sa ating inner naman, mag-minus tayo ng half OD. Okay? Yan, R3 natin. Yan yung ating ilalagay sa ating formula sa R3. So, i-times 2 natin, tapos i-times 5 pa natin, i-divide natin siya sa 360. I-times natin siya sa 45 degree. So, yung answer niya is 319.5. So, ito yan dito sa ating inner. Ayan, marking na natin yung ating R3, yung ating R2, yung R2 natin, sa kabilang gilid, ganun din yung ating marking. Yung ating R1 sa outer, mayroon na rin tayong marking. So ngayon, markingan din natin yung ating opposite nito. Yan. Okay. So, kumpleto na yung ating marking, mga kametal, dahil apat lang yung ating division dito. Pwede nyong gawin itong 6 division or 8 division, depende na sa inyo. Para mas madali tayo, apat lang. Pwede nyong gawing apat, mga kametal, na mga ganito kalaki. Okay lang gawing apat. So, ito yung marking natin sa ating R2, mga kametal. Ito naman sa ating R1. Yun. R1 natin. Ito yung ating outer. Dito naman, ito yung ating inner, 319.5. Yan, ito yun. Yan, simula rito, 319.5. Dahil 45 degrees, simula rin dito, 319.5 din. Kasi kahatiin lang natin yan. So ngayon, kukuhanin natin yung kanyang linya. Mark line, okay? So, papakita ko sa inyo. Ito yung ating gagamitin para makuha natin yung saktong markings niya. Yan, ganyan lang mga kametal, oh. Okay. Tapos mamarkingan natin 'yan, mga kametal. Yan. Ito yung marking niya. So, yan na yung ating marking, mga kametal, oh. Yan, diretso yan. Yan. Gamit lang kayo ng tangsi or kahit na ganito, mga kametal, oh. Para kahit apat lang yung ating division, ay makukuha natin yung saktong markings niya. Yan. Now, ready to cut. So, sa pagka-cutting nito, mga kametal, pwede kayong gagamit ng cutting set or gas cutting or grinder. So sa akin, grinder yung gagamitin ko para straight. Okay, so ayan na siya, mga kametal. Naputol na natin yung ating 90 degree. 45 degree to 45 degree. Okay, so ginamitan lang natin ng grinder, mga kametal, para madali na lang natin siyang
ibibil. Well, hindi na tayo mag-eskwala-eskwala. Kasi pag gas cutting yung gagamitin natin, mag-grind pa tayo at mahirapan tayo sa pagkuha ng kanyang level dito sa kanyang edge. So grinder, mas madali natin siyang gagawin. Okay? So yan lang mga ka-metal. I hope mayroon kayong natutunan sa ating binabahagi ngayon. Actually, napakadali lang naman. Mayroon po tayo mga videos niyan, mga previous video. Panoorin nyo lang din kasi parehas lang yung ating calculation dito. Okay? So, maraming salamat po sa inyong pagpapanood.